Have a good day and positive light to all my subscribers, Rema Peeps, Kabapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan dito lang sa ating Simpleng Tambayan, iBabe. Our new video content sa ating Simpleng Tambayan, Oppo F9, how to replace defective battery o paano ba magpalit ng lobo or sirang baterya ng Oppo F9. Simple at basic technique kasama yung helping tips at healthy guides natin dito sa ating YouTube channel at Simpleng Tambayan. Ay ituturo ko sa inyo kung paano magbaklas at yung proper ways ng paglalagay ng battery. Kaya sa lahat ng mga subscribers natin, Repa Peeps, Kabapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan at sa mga hindi pa nakasupport na subscribe sa ating YouTube channel, 921 na po tayo. Konti na lang po yung ating hinahabol at makakapag-apply na tayo kay Boss YouTube para malaman natin kung ano yung ang magiging kapalaran natin ngayong taon ito at sa pag-apply natin. At para magkaroon pa at marami pa tayong maituro, ma-share, at kung papalarin ay mas malawak pa yung ating matutulungan sa lahat ng mga sumusuport sa ating YouTube channel at Simpleng Tambayan, Ivy. Yung first step natin, always, lagi kong binabanggit sa inyo, check before disassembly, 100% inyong gagawin yan lagi. Itong pagbabaklas ng Oppo F9, same lang din sa lahat ng mga Android na merong fingerprint na dapat kailangan mo lang baklasin yung tinatawag nating case cover sa likuran ng Oppo F9. Kaibahan naman sa iba na isang buo talaga na binabaklas. Pero dito, need mo lang i-blower o kaya kung meron kayo mga hot air, tama lang, initan lang ninyo at meron namang sa gilid niyan ay nakadikit lang naman yung kanya mga glue at yung tinatawag nating itong back cover o kaya case cover ng Oppo F9. Pero ingatan lang ninyo kapag medyo lobo, umaangat kasi yung pinaka steel cover niya sa likod ito, makikita niyo sa gitna. Kaya lang po ingatan niyo, baka may masundot ninyo o kaya mapasobra, matamaan yung mga flex at ribbon dun sa loob. Yun lang yung may binibigay kasi yung helping tips, healthy guides. Kapag ka medyo nakaangat na konti at once na hindi pa talagang maangat, pwede nyo pang initan o kaya i-blower ng hair blower na gamit ninyo. Hindi naman po kagad na masisira yan. Ang mahalaga ay kahit na medyo mabagal, kahit na hindi pulido yung pag-re-remove o kaya yung pag-disassembly, mahalaga niyan ay iniingatan ninyo yung mga flex at ribbon, lalo na yung mga spare parts na hindi dapat na bilisan nyo kagad o kaya baklasin nyo agad-agad, baka mamaya maputol o kaya mabali yung pinaka yung okay lang yung cover case. Sama-sama nyan yung mga ribbon at yung flex ng LCD o kaya nung mga charging board nito nung Oppo F9. Mas mabigat yun at mas mahal talaga yun. Pero between us, mas maganda kung ingatan nyo talaga at ma-remove ninyo ng dahan-dahan. Lalo na yung mga tinatawag nating yung press na hindi pa nabubuksan at talagang sealed intact pa rin yung kanya mga ito katulad nito ng Oppo F9. Yung mga warranty seal, mapapansin ninyo, sealed pa yung kanyang mga screw or kaya nandun pa rin yung mga tinatawag nating warranty seal. Yan, yung ating mga helping tips at healthy guides para sa inyo. Yung basic, yung simple at basic technique natin dito, hindi naman ganong kasalanan yung pinaka fingerprint niya, hindi tulad sa mga ibang lumalabas na bagong model. Nakakatakot, baka may mapasobra yung pag-angat ninyo, yun yung mabigat doon. Yung pagtanggal naman ng battery, hindi naman siya ganong kadikitan. Pwede naman ninyong tanggalin. Mahalaga lang dito, ang technique lang, hawakan lang ninyo yung pinaka unit or kaya yung cellphone, tapos iaangat lang yung pinaka sticker niya, yung kulay green, yan naman yung panghatak niya para mahatak. Pero ingatan din ninyo, titignan ninyo, yun yung flex sa yung connector, yung tatlong yan, pinaka-connect na yan, yan yung iingatan ninyo, baka may paghatak ninyo, sumama siya at mapunit yung LCD or kaya yung mga ribbon. Mas mahirap yun. Yung iingatan ninyo, okay lang na dahan-dahan yung pwede rin naman yung i-reheat yan ng hot air ninyo. Wala namang problema para medyo lumambot pa. Pero iingatan lang naman ninyo masobrahan ang init at baka magkaroon ng side effect sa motherboard nitong Oppo F9. Yan yung ating mga
helping tips at healthy guys na binibigay ko sa inyo. Simple lang naman, yun naman yung pagkabit niyan. Hindi ko na nilagyan din ng dual adhesive tapes. Baka sabihin nyo, kailangan ba lagyan ng dual adhesive tapes? Hindi na, dahil makapit po yung pinaka cover or kaya yung salpakan nitong battery ng Oppo F9. Kaya no need na ng pandikit. At naka-close naman yan at iniipit naman siya ng cover. Kaya yun lang naman yung pagpalit nyon at yung pag-remove nito at yung pagbalik nung pinaka back cover nitong Oppo F9. Yan lang yung ibibigay ko sa inyo. Dito, ang ginawa ko lang yung B7000 dahil nakaangat yung medyo yung steel plate nito. Dahil yung paglobo ng battery, yan, itulak lang siya. At nilagyan ko lang siya ng B7000 LCD screen blue. Kakapit naman siya. Tapos naglagay lang ako ng dalawang pirasong dual adhesive tape sa baba. Makapansin ninyo, wala pa siya. Pero lalagyan ko lang yan para medyo kumapit pa yung back cover at hindi siya matanggal or kaya umangat. Yun lang yung mga helping tips at healthy guys, simple basic technique na itinuturo ko sa inyo dito sa Oppo F9 kung paano ba magpalit ng defective battery ng Oppo F9. Kaya sa lahat ng mga subscribers natin, Reva Pips, Kabapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan, huwag po kayong mahiyang mag-comment. At sasagutin natin yan kung meron kayong mga suggestion mas maganda para mas mapaunlad natin yung ating YouTube channel at Simpleng Tambayan IB. Last step, yung pinali ng ating video tutorial, huwag niyo po kakalimutan na lagyan ng goma yung pinaka-back cover para hindi siya matanggal at sure na didikit yung pandikit. At maraming salamat po at patuloy yung supportahan yung ating YouTube channel IB.